Makijoyride na dito lang sa La Qua Chica. Wala na ka-on yung mic ko. Ayun. Good morning ko sa inyo lahat. Tuesday na naman. Isa na namang oras ng La Quacha at Chikahan ang hatid namin sa inyo dito lang sa La Quachica. Ako po ang inyong classmate, si classmate Cholo. Ako naman po si classmate Mitch. Ayun. Yan. Welcome back, classmate Mitch. After how many weeks lang weeks? Naman. Uh-oh. Medyo nakakamiss din. Hello, hello mga classmate. Insert romantic. Isent and the joke. Wag na, classmate Cholo. Oh my gosh. Okay. Ayun. Yay. Ayun. So, syempre yun nga. Ang dami nating pinag-usapan na last week. Mm. Syempre kasama natin si ano, si classmate Ayan. Oo, na nagpaalam na dito sa Lakwa yes, team, po. Sa Lakwa Chica. Syempre, nag-serve din naman siya napakatagal dito sa atin. So, very, graduating na siya. It's very sad na wala na siya dito. Pero syempre, hindi naman sa wala na talaga siya dito. Pero, yun. Gets na yun, classmate Cholo. Nga, pinupush ko pa yung ano. Pero yun nga, thank you guys for listening here dito sa Lakwa Chica. Ayun. At syempre, ang episode natin today ay jam-packed din ng adventure at ng surprises dahil syempre ang guest natin parang nagbabalik. Isa ay nagbabalik, yes. Ang isa bago. At yung isa wala. Ang isa wala. Pero explain natin mamaya kung bakit wala siya. Yung ano dito, amoy Europe eh, no? Amoy Europe. Actually, dahil balik, sobrang fresh from Europe. Oo, galing sila sa Europe at fresh na fresh. Ayun, so syempre may jet lag pa nga daw, di ba? Na-late daw, galing kasi sa dorm. Jet lag. Kasi yes. Paano kaya yun? Pero ilang araw na sila nandito? Hindi, mga 2 days. 2 days ba? Two days. Two days pa lang pala. Masyado ako. Ikaw naman. Ay, ibang show yun. So, valid. Ay. Ayun, so yun nga, medyo sabak kami ngayon pero hindi namin dadalhin mamaya syempre kasi yun nga, marami tayong surprises today. Pero yun nga, ang daming nangyayari ngayon, ang init, sobrang init sa labas. Sobra talaga. As in, alam mo yung feeling mo, magkakamig ka pa lang, tapos pawis na pawis ka na haagad. Ganun. Oo, actually, kahit lumabas ka, kahit hindi ka nga lumabas, yung singaw nung hangin, ibang-iba. Eh, feeling ko, yung experience na itong mga guests natin, na pag siguro from Europe, sobrang na ibang-iba opposite. Yung hangin, pagpunta dito, oo nga, ibang-iba baka nanibago. Yung, for sure, nanibago sila. Oo nga, parang ako na-excite na ako ipakilala yung mga guests natin. So, syempre, ang guests natin for today ay, 7 days silang nag-travel sa Europe, yes. And over 1,000 kilometers ang tin-travel nila. At syempre yun nga, ang starting point nila, ang from the starting point to the finish line in Berlin. Ba? Nakapunta pang Berlin? Yes, pero yung catch dito mga ka-chicks, they weren't allowed to use money. Wala silang pero, money. Pero, oo, yung currency nila is the product itself. Product pa lang yung sinabi. Ayun, syempre, sila ay ang representatives ng Philippines. Yes. Sa Red Bull, you can make it, tama? Can you make it? Can you make it? Yung sabi ko. Red Bull, can you make it contest? Napulol lang ako. Ayun, syempre, kasama natin for this week ay ang Beasts of the Southeast. Ayun, with their signature hand gesture. Post, na makikita nyo sa aming Facebook page. Nasa Lakwa page. Ayun, syempre, kasama namin si na classmate. Classmate Dave at classmate RJ. Yes. Yay! Hello! Ayun, welcome to Lakwa Chica. Yeah, thank you. Ayun, pero yun nga, nakasama natin si classmate Dave dito. No, like two weeks ago, ayun, nung bago pa lang sila umalis. Ay, sorry, cellphone mo pala kinakalikot ko. Ayun. 2 weeks ago nandito na sila for si classmate Dave. Pero syempre i-promote din ng support yung team nila and syempre to ask for support and of course, yun dahil meron din kayong interview noon sa ANC, 'di ba? Yeah, napanood din namin. Ay. Siyempre. Ayun, so syempre, ito naman bago si classmate RJ. Ayun, classmate RJ. Kumusta naman? Okay naman. Masaya kayo. Nandito ako. Thank you. Hindi lang halata. Ayun, syempre, ang dami na namin napag-usapan actually ni classmate RJ. Kahil nga medyo na jet lag si classmate Dave papunta dito. Yes. Ayun. Pero ikaw, classmate Dave, kumusta naman ang pagbabalik? Anong feeling na nandito ka ulit? Magkaharap ulit tayo at magdadaldalan ulit tayo ng isang oras. Well, medyo exciting kasi parang yun nga, yung 2 weeks ago pa lang, parang pinag-uusapan pa lang natin yung wow, exciting Europe adventure. Tapos ngayon, tapos I'm back na. And tapos na talaga yung adventure. Siguradong-sigurado kami na andamin yung baon na kwento for us. Kwento, oo. Definitely. Pero siguro isang ano na lang tanong bago tayo mag-break, no? Yung 2 weeks ago ba na classmate Dave at ang 2 weeks ago na classmate RJ ay iba na
ngayon, sa ngayon. Oo, sa ngayon. May nagbago ba sa inyo after that experience? After how many? Seven days. Oo, yung 1 week na yun. Ako, bukod sa umitim ako, sure ako na maraming nagbago, like, inside me yung camera. Wow! Boom! Okay. Ano pa? Ikaw, classmate RJ. Well, sa akin, hindi ko makakonsider na nagbago kasi feeling ko intact person din ako as before. Pero nadagdagan. Parang hindi nagbago pero nadagdagan. Anong nadagdag sa'yo? Mamaya natin pag-uusapan. Nice. Pero yun nga, mamaya natin pag-uusapan lahat. Pero for sure daw, ay value adding yung kanilang naging trip. Yes, of course naman. Oo nga, pero nahalata ko ngayon, medyo umitim. Mamaya natin pag-uusapan bakit. Pero syempre, napabitin muna natin, classmate Mitch, dahil very exciting ang show natin today. Yes, kaya tutukan nyo yan, mga ka-chicks. Yes, kasi next stop after the break, ang pag-uusapan natin ang journey nila sa Europe. Ayun. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na sagutan ng ating question of the week. Anong European country ang gusto mong mapunta at bakit ito? Ayun, syempre nyo. Pwede kayo mag-promote and leave us a message on Facebook. That's Lakwa Chica sa DZUP1602. And promote with us then by leaving... Ay, hindi. Sabi mo pala yun. Sorry mga ka-chicks. Ayan, i-tweet nyo rin kami sa Lakwa Chica sa DZUP. At syempre, bisitahin nyo po ang aming website, DZUP.org. Handa na ba kayo mag-usap tungkol sa ano? Sa adventure nyo. Yeah, definitely. Yes. Excited na. Yan. Excited na rin kami para marinig yan. Kaya syempre guys, dito ay magbabalik po ang Lakwa Chica. Tara, makijoy ride na. Dito lang sa Lakwa Chica. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa. Welcome back guys. Ayun, nandito pa rin kayo sa Lakwa Chica. Kasama niyo rin kami. Yes. Ako si Classmate Cholo. Ako naman po si Classmate Mitch. At syempre ating mga guests for this week, ang Beasts of the Southeast, si Classmate Dave at Classmate RJ. Okay. Yay! Insert stinger here. Ah, wala stinger. Oh, man. Ayun, so pag-usapan muna natin ang ano nyo. Ang journey nyo bago kayo pumuntang Europe. So, how did you guys prepare? Well, as I said sa last 2 weeks ago, kami nga yung overconfident and underprepared. So, paano kami nag-prepare? Parang we planned to like jog, pero plan lang. So, hindi talaga kayo jog and cardio stuff, pero plan lang exercise. Para at least hindi kayo manibago, no? Kapag tumakbo-takbo na kayo, ganun. So, on the day itself, nakita ko sa Facebook mo na naghahanap ka pa, classmate Dave, ng mga gamit. Nangihiram ka pa ng mga gamit. Bakit ganun, classmate Dave? Paki-explain. Yan, justify yourself. Kasi parang the week before the trip nga, hell week ko, so parang puno na exams, so puro preparation for the exams and stuff. So hindi ko na naasikaso masyado yung trip, yung preparation for the trip. So ayun, super last minute na yung paghanap ko ng stuff. Pero nakahiram ka naman. Nahiram ako ng shoes. Actually, yung shoes ko ngayon. Ito yung ginamit ko sa ano. Ibalik mo thank na you, daw. Marlon. Ibalik mo na daw. Ayun, classmate RJ, ikaw naman. Actually, isa sa mga preparation namin, yung parang tinry namin mag-aral ng European languages. So, bumili pero hindi na. Internet. Ish lang. Okay. Ako, meron nagamit yun naman. Hindi masyado. Yung iba nagamit namin. Pero parang pag nandun ka na, parang ano nga ulit yun? Malatamemek ka, diba? Or parang makakalimutan mo bigla. Oo. Tsaka hindi naman pala talaga kayo magkakaintindihan masyado. Kaya... Kamusta naman sa gamit? Yung mga kagamitan mo, kompleto ka ba ng gear? Bumili ka pa talaga? Hindi. Naghiram lang din ako. Din. Pero unlike si classmate Dave, Max. Ano, nakapanghiram ako beforehand. Advanced yun sa'yo. Oo. Eh, paano naman yung trip going to Europe? Ilang hours yung biyahe nyo? Di ba ang dami yung stopovers? Nakita naman yung updates ninyo eh. Tapos ang dami. Ilang stopovers yun? Dalawa. Saan? Sa... Sa Doha, Qatar. Okay. Tapos yun, Vienna na. Vienna, Austria. Tapos, how many hours, sorry? 18, mga ganun. All in sobrang all na yun. Whole... So, kamusta naman yung biyahe kasama itong dalawa? Oh. Ikaw, classmate Dave, kamusta naman yung dalawa? Kasi kanina pinag-usapan natin off-air na kung sinong pinaka-maingay sa inyong tatlo. Kasi po mga ka-chicks, tatlo po sila, maingay talaga. Binoko. Ito pala, maingay na sila. So, paano yun? How was the 18-hour trip? Mm-mm. Yung trip, sobrang saya kasi... kunyari, Philippines to Doha, sobrang haba ng flight. Pero... Yun alone, mga ilang hours yun? Mga... 10? 10, okay. Ganun. Tapos mahaba din yung layover sa Qatar, nakapag-hotel pa kami, ganun. Oh, pero covered naman nila. All expense, babe. Yeah. So, ayun, ang saya nice. Ng trip.
yung first flight nga, we watched the movie together. No, as in, same movie yung pinanood namin tatlo. So, cheesy ba? Kamusta naman yung ano, like going there, pagdating nyo doon, anong unang ginawa nyo? Saan kayo bumaba muna? Pagbaba sa Europe. Sa Vienna, Austria na. Sa Vienna. So, pagdating namin doon, parang hala guys, Europe na, ganun. Hindi, pagdating namin. Magpaka-turista muna. Oo, para meron kaming one day break. So, may meet kaming family friend. Tapos doon, ikot-ikot sa Vienna, Austria. Tapos, nag-ride. So, makipa kami sa rides, ganun, sa isang theme park. Sobrang cool. So, parang may one day kayo of like leisure and traveling. Nakapasyal so, naman kayo. How did you guys spend that naman? Other than sa mga rides, sa mga stuff, ano pang ginawa nyo? Nung gabi, meron parang pre-event party yung Red Bull for us. So, parang meet together yun sa mga nasa start lang, nasa Vienna lang na nag-start. So, 25 teams yun. Tapos, ayun. Ah, so, iba-iba yung starting points? Oo, there are four starting points. So, isa kami sa Vienna, Austria, yung iba sa Milan. Yung iba sa Paris, iba sa London. Wow. So, pero lahat yun, nadaan nyo rin? Hindi. So, merong 30 checkpoints all over Europe. Okay. Tapos kami yung pipili kung saan namin gusto pumunta. Pero ang endpoint dapat, Berlin, Germany. So, anong strategy nyo? Uh-oh. Like, in choosing? Did you plan that or bahala na kung saan tayo mapadpad? Yeah. Okay, about that. May plano kasi kayo. Ano, pati yung ibang teams nagtataka why we're going south. Kasi yung Berlin, it's north of Austria. Okay. Tapos, kung titingnan mo kasi, parang Austria, Czech Republic, and then Germany na. So, inisip namin, kung yun yung ruta namin, ang boring naman, parang tatlong countries lang. Ang ikli. So, ano, damihan natin ng countries, as many countries as possible. So, si libre niya. My point, totoo. Sulitin yun ah. Oo, so yung six checkpoints namin, yung pa-south kami, tapos, so as many countries as possible talaga. So, mga total of six countries. So, ano yung six countries na pinuntahan niya? So, yun, we started in Austria, and then we went to Slovakia, Slovenia, Italy, Switzerland, and then finally Germany. Wow. So, ang hindi nasulit niyo talaga compared to kung you went up north, tapos three Germany countries lang yun, di ba? Yeah. Ito kasi, kumbaga, smart. Ang naiisip ko kasi nung tinitingnan ko yung ano yung Red Bull page ng update nila update sila parang the epitome of YOLO talaga kasi kung ano-ano talaga ginagawa nila and like ang ginagawa lang nila is binibigyan lang nila ng Red Bull yung mga tao so paano yun anong ginawa niyo like for transpo how paano kayo nagpo-persuade kunyari kami for example kami kunwari tourists din kami doon ganun tap o kaya like locals pala locals kami tapos, may kotse kami ni Mitch ako nagda-drive magkatabi kami kailangan din ng ride ganun may konti ano paano niyo kinonvince paano ano actually case to case basis kasi iba-iba yung parang culture per country meron mga kunyari kung cars may mga countries na accepted yung hitchhiking. Meron din yung mga hindi. Mga natatakot. Oo. So, yung sa mga hindi, dun yung mas challenging. So, anong ginawa nyo? For example, sa mga hindi. Kami ni classmate Cholo. Ayaw namin. Sa Italy. Ano ginawa nyo sa Italy? Sa Italy, dun kami sa train station nakatambay. Medyo malaking train station. So, we approached people. Tapos yung first question na tinatanong namin is, do you speak Italian? Or do you understand Italian? Okay. Ano may, basta yung parla Inglese, yun. Wow! Tapos, so, inahal niyo talaga yun? Oo. Actually, pag Italian, parang tono-tono lang. Tapos, tunog-Italian na. Noted. Parla Inglese, gano'n. So, tapos, pag nag-English naman sila, doon na namin sinasabi na, ah, perfect, thank you. We're part of, I'm Dave, we're part of this competition. But, so we're going all across Europe without any money, just cans of Red Bulls for trade. So, now we have to get to this place and will you be willing to help us by buying us tickets? Pero yung challenge dun is, di ba kunyari, 12 euros yung ticket. Hindi kami pwede mag-accept ng money. Kunyari, 3-3-3-3. Kailangan, ticket talaga. And to think na ang mahal ng train ticket. So, yun talaga yung challenge. We can't accept money. Kung ano yung kailangan namin, talagang in-kind namin dapat matanggap. So, may times ba na talagang pina-turn down kayo? Oo. Na, sorry, wala, ganun. Yung may iba na yung sinasabi... Or hindi naniwala, ganun. Oh, actually, may iba na, may mga Pinoy ba yun na nagsabi Pinoy na... Pa. Oo, na, ano yan, scam ba yan? kasi may ganun. Sa Europe ba kayo? Actually, yun natin iniisip ko. Like, last, nung last na pumunta ka dito, ang iniisip ko,
paano nila gagawin to na hindi sila magmumukhang, di ba, parang scammers? Oh, actually, kasi parang lukuhan to yun, parang, oh, ano? Bakit Red Bull? Oh, bakit ganun? Red Bull? No. So, sa start ng race, binigyan kami ng maraming, as in, parang a set of cards talaga na nagsasabi na parang, thank you for your support. Tapos isusulat namin yung website namin doon so they can check us out at home. Ganun, ah, so, parang kumbaga hindi siya magbukang scam. Yeah, so binibigay namin yung card to the people tapos they can check it out sa bahay nila. Ganun. Ayun, may card. Ayun. Sample. Okay, so ang card niya is, meron siyang Red Bull, thanks can you make it? Thanks for your support. Ayun. Tapos, thanks for your support. Tapos follow our team. Tapos yung site nila. Wow naman, sobrang, so, nakatuwa. Anong mga, parang pinakamatinding rejection na nararamdaman niyo? Oh my gosh, wow. Well, siguro, yung slightest rejection, parang, hi, I'm a student too, so I have my own expenses. Pero yung worst siguro is, there was this one guy na who told us na, di tinuruan niya kami how to get to this that place. That is what, from what country? Sabihin na natin. Lantara na. Sa Italy. Okay, Italy. Tapos, ayaw na nila magpa-hitchhike, sinungitan pa kayo. I know. E di, sabi ko na, but the thing is, sir, we don't have any money. Tapos sabi niyo, no money? You from India? Go back to India and die. Tapos sabi namin, wait. No, sir, we're not from India. We're from the Philippines. Oh, Philippines, go back to the Philippines and die. Tapos dinuruan niyo yung floor. Tapos umalis siya. Sobrang intense. Oh my God. To all the Indians listening right now, we are very sorry. Opo. Grabe. Pero ano yun, exception. Generally, mabait naman yung mga Europeans. Pero syempre, just like any other country, meron yung mga mabait, meron ganun din mga hindi masyado. So how did you handle that situation? Sobrang hirap siguro. Pinabayaan nyo na lang ba? Okay lang. Parang move on na lang. Smile ganun. Na lang. Oo, kasi mahaba pa naman yung trip. Actually, parang we don't wanna spoil the trip because of that incident. So. Pero meron sa inyo like, oh, eto, let's, kasi napag-usapan din natin classmate Dave last week na matetest talaga ang friendship niyo. Meron almost, bang, for example, hindi kayo nag-agree on a certain thing, ganun. Yes. You guys have been best friends for years, diba? Ano, meron isang beses. Syempre, hindi naman, we are three different people in one group. So, hindi maiwasan na may conflict. Meron isang beses, sa Italy na naman, ang dami palang ganap sa Italy. Italy pala, so para Italy breaking point. Yes, kung ito climax pala talaga. Climax pala ng trip niyo yung Italy, guys. Yung nangyari, parang meron isang lola sa bus station, sa bus stop na pinasakay niya kami. Actually, yung lola na to, hindi siya marunong mag-English. Okay. So, paano yun? Basta nag-Italian siya, ganyan. Pero yung gusto niya palang, nung nakasakay na kami sa bus, pinatranslate namin din sa isang person. So, binigyan niya kami ng money. Di ba, we can't accept money. Mm. Pero pinilit niya kami bigyan ng money. Tapos, binigyan niya din sa amin yung train ticket, yung bus tickets niya. Wow. Okay. Tapos, sobrang laki nun. Yung parang, kasi 1 euro is 60 pesos. So, she gave us 20 euros. So, that's around 1,200. Ganyan. Tapos yung bus ticket sa binigay niya sa amin, 11 euros, ganyan. So, medyo malaki talaga. Tapos, yung nangyari, pagdating sa train station, syempre, hindi namin pwedeng gamitin yung money na yun kasi bawal nga. So, we're trying to ask people to buy to get us tickets. Tapos, mayroon isang person, anong tawag? May homeless person na lumapit sa amin. Tapos, ayun, they decided na si classmate Dave tsaka si classmate Ray, they decided to give the money to the person. Sabi ko, guys, 20 euros yun. Sana man lang nag-isip muna tayo. Ganun. Actually, ko yung nag-contradict sa idea na yun. Oo, actually, hindi naman talaga. Tama yung decision. Mm-hmm. Pero sabi ko sa kanila, let us be deliberate na pag-isipan kailangan muna pag-isipan talaga, muna yung decision. Alam ko tama naman yun. Yun naman talaga yung dapat pero gawin. Pero you can't use the money din naman. Oo, pero sana naging deliberate muna. Kaso kasi naging rough yung decision. So, yun lang yung one instance na matindi talaga. Na. Like, away talaga kayo nun. Sagutan. Mm-hmm. Pero afternoon, parang, sige, let's forget about this and let's move forward. Enjoy. So, yung mga ganun pala, yung mga move on no, sa inyo. Kamusta naman yung ano, yung amazing experience? Amazing ng Italy para sa inyo. Sige, kung napag-usapan na natin yung experiences sa Italy, ano naman ang favorite place na napuntahan nyo throughout the whole journey? Oh my gosh, ikaw, sobrang prepared kami sa mga ganitong questions. Kasi feeling ko, sa tagal nyo na nandito na, tinatanong na kayo ng tinatanong. Parang yung tinatanong namin, paulit-ulit na lang sa inyo.
O yun, anong favorite place nyo? Well, kahit nung andun pa lang kami, nagtatanungan na kami na, uy, anong favorite place mo sa buong trip? Mm. Ako yung lagi kong sinasagot is Slovenia. Slovenia? Bakit Slovenia? It's a country that we've never even heard of before the trip. Pero nung andun na kami, as in sobrang ganda. Warm ng people, as in ang ganda, as in ang bait nilang lahat, parang ganun. And ano, doon sa Slovenia, parang pwedeng hitchhikers. And pag hindi naman sila tumatanggap ng hitchhikers, parang sila pa yung nalulungkot na, I'm sorry, I'm going the wrong way or the other way, ganon. Wow. And doon din kami naka-experience ng sobrang warm welcome from a family na adopt kami in one night. And, ah, yes. Yan yung Filipino family ba? No, no. Yung pinakain kayo? Local, yeah, pinakain kami. Even nice. While we were hitchhiking, binigyan kami ng pizza, ganon. Wow. Eh, ikaw naman classmate RJ, anong favorite place mo doon sa trip nyo? Ay, dahil nasabi na ni classmate Dave yung Slovenia, ako yung Switzerland naman. Switzerland. Kasi doon, bawal yung hitchhikers. Pero, apparently, naka-hitchhike kami all throughout our journey in Switzerland. Paano? Wow. Wala, as in, pinasakay na lang. Oo, pinapasakay kami ng mga tao kahit bawal. So, parang dahil, meron din isang reason, sabi nung person, sabi namin, why did you pick us up? Sabi niya, doon kasi wala nagpipick up ng mga hitchhikers. So, siya na lang yung magpipick up. Tapos doon kami, nakatouch ng snow! Yes! Congratulations! Galing! Never pa ako nakatouch parang ng snow. Parang sobrang ako din. Sobrang lungkot. Next time, classmate. Oo, mag-touch tayo ng snow. Ayun, pero yun nga, nakakatuwa lang kasi dito mo makikita rin sa journey nila na parang meron pa rin palang mga taong ganun. Kung akala natin na may masyama na yung tao. Hindi pala. Oo. Okay. Medyo may mga tao pa rin pala na parang... Nakatouch! Oo, na may mga... busilak na puso. Ayun. Pero syempre, pag-usapan pa natin more of their journey and more of about the team. Syempre, their different personalities and how they came together. Pero yun nga, sagutan nyo po ang aming question of the week. Anong European country ang gusto mong puntahan at bakit? You guys can text us at 0927-220-8332. At pwede nyo rin po i-visit ang aming Facebook account, Lakwa Chica sa DZUP1602. I-tweet nyo na rin kami mga ka-chicks at Lakwa Chica DZUP. At syempre, bisitan nyo ang aming website, DZUP.org. Magbabalik po ang Lakwa Chica. Tara, makikita-arrive na. Dito lang sa Lakwa Chica. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chica. Ka-chicks ka pa. Ayun guys, we are back here. Yan, Lakwa Chica pa rin po pinapakinggan nyo. Yes. At kasama nyo pa rin kami. Ako po si Classmate Cholo. Ako po si Classmate Mitch. At syempre, kasama pa rin natin sina Classmate Dave. Yeah. At Classmate RJ. Hello. Ayun. Yeah. Yeah. Stingers. Kunwari stingers. Sigaw. Yeah. Ayun. Nakakatuwa kasi yan yung nagpabenta kay Classmate Dave sa mga jokes niya nun. Hindi, ayun nga. Let's talk about the team naman. Syempre, mag-best friends nga kayo for a very long time. Uh-oh. How many years na ba? Nakakaiyak. Emotional music. Ganun. Cheesy. We met mga 3 years ago. Sa college na? College na. So, ano ang na-discover nyo sa bawat isa throughout the whole journey? Parang, parang tagal-tagal eh, no? 7 days? Hindi, pero iba kasi yung naging 7 days na yun, diba? Do you guys agree with me? Oo, diba? So parang mapipilitan sila, agree with me. Kunwari, ano, syempre you guys know each other na, pero syempre may bago kayong na-discover sa isa't isa. Ano yung mga na-discover? Meron ba? Ambilis, parang mga tipong ambilis pala umitim ni classmate RJ. ako, pinaka napansin ko, si RJ, siya pala yung pinakaunang nakakatulog pag hindi sa bahay. Ganon. Oh. As in, oo, siya yung ganon. Kasi RJ, kahit saan ba, basta naka yung ulo mo, nakasandal, eh natutulog ka na. High blood ata ako eh. Kaya ganon. Natutuwa pa sila na high blood ka. Ayo, pero yun nga, anong, paano as in everywhere natutulog ka? Ano, kapag may... Kasi may time, usually kasi, yung travel namin, yung body clock ko kasi, 9 to 12 o'clock, antok talaga ako niyan. Eh usually, yun yung time na nahuhuli nila ako natulog, o trains, nasa train, o nasa kalsada kami. So lagi ako una na nakakatulog. Nasa kalsada kayo, nakakatulog. Talaga? So paano ginigising, hindi niyo na ginigising? Well, yun din, parang yun yung times na kailangan talaga matulog. So, parang nauuna lang talaga si RJ, tapos susunod si Red, you know. Kasi ikaw na mahuhuli. Kasi ikaw na yung nagpo-post ng mga something. Oh, wait lang, actually, wait na curious ako. Speaking of tulog, paano yung tulog ninyo throughout the trip? Ano, iba-iba per night. So, parang during the day, hindi mo alam kung saan ka matutulog. Tapos paggabi na, doon mo lang malalaman na, may tutulugan ba tayo? Nako, patay. So, paano yun? The first night, natulog kami sa...
sa streets. Mga a couple of hours lang. Oh, oh my gosh. So, okay. Sobrang lamig, imagine. So, na-experience yung ko paano natutulog yung mga tao sa streets dito. Ang lamig talaga. Tapos, nung syempre, hindi kami pwede mag-stay sa street, naglakad kami from border ng Slovakia hanggang Austria. Malayo lang yun. 2 to 3 hour walk. Wow! Wait, tapos, we got into this casino. Tapos, tinulungan na kami doon. Tapos yun, hindi kami nagkakaintindihan ng casino girl. Oo. Pero ang ginawa niya, nag-set up siya ng ride for us from there to somewhere in Austria. Eh yung guy na kausap na may kotse, hindi rin kami nagkakaintindihan. Lagi lang namin babanggit yung Vienna. Pagising namin, nasa Vienna na kami kahit hindi naman talaga sa Vienna yung punta niya. Oo. Second night, nakatulog kami sa radio station. Yung third night, yung sa family sa Slovenia. Wow. Fourth night, sa family sa may Italy. Filipino family sa Italy. Fifth night, sa may train station. Okay. Sixth night, paglala. Sa may bahay ng isang Swiss. Okay. Yung nagdala sa amin sa may snow. Tapos yung, kasi sabi niya, kayo na snow. Sabi niya kasi masyado ng gabi para mag-hitch kayo, so tulog na lang kayo sa amin. Nice. Yung last night, Filipino family. Tapos nagtulog kami sa isang church. Na. Pero hindi ba nakakatakot para sa inyo na makitulog sa hindi niyo kilala? Siyempre, parang at first parang may trust issues. Parang hala, paano to na baka may... Pero parang pag andun ka na, parang mapapa what choice do we have? So kaysa wala kayo tulog. Yeah, so let's just take this time, gano'n. Saka feeling ko, more than us asking that, siguro sila yung mas nagtatanong na parang okay lang kaya mag-ampun sa kanila ng tatlong foreigners, di ba? Tsaka ma-feel mo naman na every time they help you, kunyari, sa lahat, sa warm smiles, sa directions, sa pagkain, sa ride, sobrang they're just willing to help. Na kahit wala kayong pera, talagang tutulong, gusto lang nila talaga tumulong. Yun yung ultimate challenge, and yung before pa lang, before you guys went there, parang naisip namin na paano kaya yun? Hindi kaya, sobrang hirap nung challenge para sa inyo. As in, totoong challenge talaga siya. Kung paanong pagkakatiwalaan kayo ng mga tao, ganun. Kasi lumuha pa kayo sa mga hindi kayo naintindihan. Yeah, exactly. Language barrier, di ba? Tapos ang galing na nagawa nyo. Pero ikaw, classmate RJ, ano naman nakita mo na parang bago or na-discover mong bago sa mga kasama mo doon? Iiyak na si classmate din. parang natatakot kang maibibisto ah. Ano? May, siguro yung na-discover ko kay classmate Dave, lagi siyang ano, lagi naman, pero mas nakita ko doon na parang kapag may challenge siya na face, chill lang siya. Hindi siya nag-a... So... Grace under pressure. Yes. Na chill lang siya. Hindi pa napakita yung stress niya. So parang siya yung parang, okay pa si Dave, so okay din dapat kami, parang gano'n. Okay, so siraan naman natin si classmate Red. Wala siya dito eh. Kamusta naman si classmate Red? Ano mga na-discover niyong bago sa kanila? Kayo? Positive and or negative? Oo. Parang ano ang dami nun na. Negative is laugh. Much better. Siguro ano, dahil nandito, nakita ko na rin yun over the past 3 years na magkaibigan kami, pero mas nakita ko din na magaling talaga siya mag-connect with foreigners. Talaga. Kasi he was... PR kasi ni... PR ni classmate rin. Mapatok talaga siya sa foreigners, ganyan. Kasi magaling siya makipag-usap sa foreigners. Yung, tapos, yung lagi niyang ginagawa is to ask them of their local language. Paturo, ganyan. Tapos, lagi, as in every time, lagi interesado yung foreigners to teach us their language. Wow. Ikaw ko lang kasi classmate eh. Marunong. Nakita mo kay classmate Red. Tungkol kay Red. Siguro siya yung type na parang pag may, kunyari, may crisis or challenge na pinaface yung buong team. Siya yung, parang siya yung nakita ko hindi pinapakita yung stress. Kumbaga, masiyahing tao lang talaga. hindi naman sa... Pero, something like that. Yeah. Pero ano kayo, sinong nag-lead? Ano, usually when we come up with a decision, sinasabi muna namin, ito yung mga choices natin. Tapos we come up with a decision as a team. So, tapos yun, input lang lahat ng idea. Kasi parang... joint effort talaga. Kasi parang walang pantay-pantay naman kami. So, sobrang teamwork. Tsaka yung group kami pumunta, group kami matatapos. So. Sinong pinakamainitin ng ulo sa inyo? Sino ba? RJ? Yung madaling mahal. Feeling ko ako. Ikaw. Dahil... K-
kasi lalo ko pag inaantok ako. Nasa stress ka. Lalo ko pag inaantok ako, parang mas mabilis sumunit ulo ko. Sumusungit, ganun. Oo. Sino naman yung pinakamasiyahin? Yung tipo parang walang katapusan din yung saya. Feel ko si RJ din. Kapag nakainom ng Red Bull. As in, sobrang wild talaga na pag masaya, masaya. Kapag mainit yung ulo, mainit talaga yung ulo. Multiple personality, ah. Okay, pero pag-usapan naman natin yung love. Meron ba kayo mga, di ba kasi may mga gano'n, mga tipong nakilala niya lang. Tapos sila, may mga crushes. Nangyayari ba talaga yun? Oo, sige. Oo, crushes. Kahit crush lang yan. Oo. Sino? Sino? Ako, ish lang. Konting-konti lang. Kasi meron yung isang French girl. Wala, sobrang, kamukha niya talaga si Rian Ramos. As in, parang, oh my gosh, sana ang ganda nag-picture niya. Sana nag-picture kayo with him. With the, Pinagsisiyaw mo na ba ngayon? Sayang. Well, ikaw, classmate name. Ako naman, parang, there was this person. Ay, hitchhiker din siya. So, parang hindi siya part ng team. Pero parang ang free-spirited niya kasi. Hippie ba ka? Hindi naman masyado. Pero alam mo yung nag-hitchhike din siya papunta, yeah, si Tiasha. Nagpupunta din siya, nag-hitchhike siya papunta ng school. Ano name? Tiasha. Papunta siyang school. Oo, nag-hitchhike din. Hitchhike siya papunta. Pati pa uwi, gano'n. You got to talk to her then. Yeah. Okay, so I've never experienced hitchhiking. Ikaw ba, classmate Mitch? Oo din. Kasi honestly, takot ako. Nakakatakot mag-hitchhike dito. Baka bigla pa lang van pala. Baka pagpasok ko, naman, lock na. Tapos parang saan ka nadadalhin. Oh my God. First time din namin. Mm-hmm. Di ba nagpa-photoshoot kami dito sa UP? Tapos parang kunyari, nag-hitchhike, ganyan. Uh-oh. Tapos we never thought na gagawin pala talaga namin siya. Sobrang hirap. Kasi ang daming waiting time, 2 to 3 hours usually. Uh-oh. Pero ang sarap ng feeling kapag may nag-pick up na sa'yo. Parang, thank you. Parang ganun. Pero anong feeling na mag-hitchhike for the first time? Mm-hmm. Like the first time you hitchhike, anong nasa isip niyo? Anong tumatakbo sa isip niyo? Well, yung kinakount ko as first time is yung from the casino to Vienna. Yung tulog kayong yung inayos nung casino girl. Casino girl. Yung case kasi noon, hindi siya nag-i-English. So, puro siya German ng German. Tapos sobrang konti lang talaga yung napipick up ko. Mm-hmm. Kasi nag-split up nga kaming tatlo in terms of studying the languages. Mm-hmm. So, ako sa German, tapos sila sa French and Italian. So, sobrang konti lang talaga yung napipick up ko. Tapos, di na ako sure kung saan niya kami dinadala. Pero, based sa mga signs, dinadala niya na kami sa Vienna. So, medyo kampante naman ako na sa tamang direction niya kami dinadala. So, kailangan nilang magtiwala. Yeah. Hashtag tiwala. Yeah. Pero yun yan, nakakatuwa yung adventure nila. Mm-hmm. Pero, pag-usapan naman natin mamaya after the break, yung mga languages na natutunan nila. Turuan nyo kami ng konti. At syempre, sasagutan din natin ang ating question of the week. Ano question of the week natin? Anong European country ang gusto mong mapuntahan at bakit ito? Ayan guys, pwede nyo kaming i-text sa 0927-220-8332. At pwede nyo rin po kaming i-message on Facebook, that's Lakwa Chica sa DZUP1602. I-tweet nyo rin kami mga ka-chicks at Lakwa Chica DZUP. At syempre, bisita naming website DZUP.org. Marami pang kwento from Beasts of the Southeast sa pagbabalik ng Lakwa Chica. Tara, makikiride na. Dito lang sa Lakwa Chica. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa. Yan. Kasama niyo pa rin po kami mga ka-chicks. Ako po si classmate Mitch. At ako po si classmate Cholo. At syempre kasama pa rin namin ang Beasts of the Southeast, si classmate Dave at si classmate RJ. Laging yung ano nila, pambungad natin. Nakakatuwa yung sticker, no? Okay, so pag-usapan naman natin yung ano muna, life lessons. Anong natutunan nyo throughout napulot the whole ninyo, journey? Ako, actually marami. Pero isang natutunan ko na matindi is that, di ba sabi nila parang money makes the world go round? Mm. Na kung wala kang pera, wala ka. Mm-mm. Pero actually, hindi yung totoo. Na-disprove nyo siya sa trip na to. Red Bull lang kailangan. Okay. De, joke lang. Ibig sabihin, parang there's still a lot of people out there who would be willing to help kahit walang kapalit. Yes. Alam mo yun? You just have to find them out. Di ba kasi pinopost na rin siya sa Red Bull page niya na kahit na ayaw niyong bigya, ayaw nilang kumuha sa inyo, binibigyan niyo pa rin. Yung kailangan. Marami pinipilit na lang namin na say, just one can of Red Bull. Kasi mabigat na rin yung dala namin. Actually, yung concern ko ay parang wait lang, backpacks lang kayo. So, ang bigat tong cans. Mabigat talaga.
So ikaw na ma-classmate, anong natutunan mo throughout the whole, ano, na hindi mo na makikita ulit yung crush mong hitchhiker? Hard picture. Actually, sinerge ko sa Facebook, Tiasha. Oh. Akala ko kasi parang unique yung name. Tapos ang daming lumabas. Para, what? Ay, hindi pala unique. Marami eh. Palang Tiasha akala dito. Akala ko unique din yung Tiasha. Oo, oh, akala ko rin. Akala ko rin unique yung Dave. So, nung sinerge ko yung Dave, okay, ang dami. Okay, tama na, classmate. Okay. Joke yun. Pinilit ko yung joke. Okay, balik tayo sa ano mo, life lesson mo. Life lesson na parang it wouldn't hurt to help. Na if kayo naman yung nasa end ng mga tourists or locals, gagawin niyo rin. Saka sa mga nakikinig sa atin ngayon, yun, parang let us, ano, let us help others. Oo nga. Ay, ginakalik ko talaga sa cellphone mo. Pero yun nga, to tama yun na, di ba? Kasi mayroon isang person doon na Austrian siya. Okay. So, habang naghihintay kami ng ride, papunta sa isang place, yes, nakita namin siya, puno na yung kotse niya. So sabi niya, hindi kami nakakaintindihan. Mm-hmm. Sabi niya, sa pagkakaintindi namin, lagay niyo lang muna lahat ng gamit niyo dyan sa loob ng kotse, kain muna tayo sa loob. Mm-hmm. Tapos kinontak niya yung best friend niya, ganyan. Tapos sabi niya, after 30 minutes, sabi niya, sige, my best friend will pick you up here. Hintay lang kayo hanggang mga 4:30, ganyan. Uh-oh. Mga 5 o'clock na, wala pa. Ah, okay. Oh, patay. Tapos? Yung nangyari, bumalik siya with the taxi. Oh, oh, binalik, dahil hindi pumunta so yung best friend niya, binalikan niya na kami. Tapos, dinala niya kami sa place na kailangan namin puntahan. And to think na tong person na to, ibang brand yung kinakampaign niya. Nakalaban ng Red Bull. Ah, so bali ano siya? Galing. Nagtatrabaho siya doon? Oo, nagtatrabaho siya sa ibang company. Pero kahit... Monster ba ito? Iba, iba. So yun, sobrang nakaka-touch na... He went an extra mile to help total definitely strangers. Oo, kasi grabe. Binalikan niya pa talaga kayo, di ba? Feeling ko cobra yun. Tama na. Sobrang cool. Huwag na mag-muna i-figure out. Tanungin okay natin off-air. Oo, ayun. Pero, oh, sige, let's talk about that naman. Ganun, nakakatuwa. Oh, nakakatuwa nga isipin. May ganun kaya. Nag-wonder there is still ako love may ganun in the kaya air sa Philippines. There is still love in the air, mate. Okay. Punta muna tayo sa inyo. At pag-usapan natin ng ano, ang mga words na natutunan nyo sa Europe journey nyo. Sample. Yeah, German kay classmate Dave. Sige, German. Well, yun nga, nag-study ako before the, ano, mga natutunan ko parang, Entschuldigung. Entschuldigung. No, I know that. Yes, so, ano? Entschuldigung. Ano ibig sabihin nun? Excuse me. Entschuldigung. Okay. Tapos, Guten Tag. Guten Tag. Uy, narinig ko na yun. Guten Tag. Okay, ano pang, ano pa? Ikaw, classmate RJ, ano mga natutunan mo? Yung, isa French, yung, parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Yan. Tapos parlez-vous. Uy, parang tawag mo naman pangit, sobra naman. Parlez-vous anglais. Tapos joke ulit 'yon. Yeah. Tapos si Italian equivalent ng parang parla inglese. So, ah, so that means do you speak English? Oh. Ano yung do you speak English sa ano ulit? Alam na alala ko na eh. Oo. Nakawala din. Frequency English. Sprekenzi. So nakakain na ba kayo sa ano? Kasi 'di ba si Doofin, si Doofin's merch ng Finnish verb German. At ang lagi niya sinasabi nung isang episode is bratwurst. Bratwurst. Sausage 'yun, 'di ba? Sausage. Have you tasted that the sausage? Actually, hindi niyo na alam kung ano yung sausage na natikman niyo. Pagdating namin sa Germany, may nakita kaming stand na yung pangalan ay, parang kung babasahin mo kung Pinoy ka, parang worst, ganun. Parang, wow, this hot dog stand is the worst. Pero kung they loved your joke. So, pero ayun, masarap naman yung sausages dun, yung meaning niya, yung meaning talaga, pagkabasa ng parang Wurst, ganun, Wurst. Wurst. Kailangan talaga ba itigas? Wurst. Actually, minamock nga na, labi nila parang, ich, are you mocking? Oo, kasi ganun yung sa German especially, diba? As in, may malamoy siya. Magargle. Parang gusto ko dun, ha? Okay yan, ha? Magargle. Okay. So, ano pa? Ano pa other words? Meron pa bang other words? Yeah, actually, meron akong notebook. Yay. Okay. Sige, mga yung, two ano, words pa. Slovenian words ng, ano, kunyari, ano bang masaya i-share? Masaya, pipili mo pa. Sige. Nagsusulat ka sa notebook. Yeah, as in, ito yung travel journal and stuff. So, parang, kunyari, yung delicious. Kasi sa, medyo 2 days din kami sa Slovenia. Muy bien. Ay, hindi. Yung delicious in Slovenia. Spanish yun, di ba? Sorry. In Slovenia. Ba ito or Slovenia? Nadala ko. Yung,
Utlichno. Utlichno. Ano utlichno? Utlichno. Utlichno. Parang hindi naman delicious yung sounding. Wala, yun, no? Utlichno. O, last one. Ano na lang, thank you sa pinaka, ano, pinaka memorable sa inyo na word na lang. Ano yung ba? Hindi nyo makalimutan yung parang nung unang rinig nyo parang natawa kayo na... Oo, tapos alam nyo yung nandiyan na talaga kung medyo ano siya, kung medyo profane, huwag nyo na sabihin yung ano, yung ibig sabihin nyo. Tumatawa lang sila dito. Actually, hindi, kaya siya memorable kasi natawa talaga kami. Oo. Okay. Yung place, Irkel. I-R-C-H-E-L. Uh-oh. So yung Irkel. Swiss na, Swiss-German na nagsasalita, parang, yeah, now you're gonna Irkel. Parang kami parang, Rage mode. Parang, the Hulk. Parang, this way is Irkel. Sabi lang parang, did you just gargle? Oh, dahil na yun, share na nila yung Irkel. Share naman natin yung mga European countries na gusto mapuntahan na ating mga classmates. Wala dito sumagot ng Irkel. Pero maraming sumagot ng, ayan, France. Sabi naman ni classmate Camille, madami pero France kasi masaya doon. Ba, nakapunta ka na doon? Yes. Ito naman, sabi nating classmate na si Erica Calvelo, Greece daw kasi gusto ko talaga ma-feel maging goddess for a day. Nox naman. At then may nagsabi din si classmate Heron, Germany because they speak like they're gargling. Hindi, joke lang. Because of their history, their engineering, and Brandenburg Gate. Napuntahan niyo ba yon? Brandenburg Gate? Yeah. Talaga. How do you say that? Kailan ba? Brandenburg. Brandenburg talaga. Marami namang tourists, so yeah, Brandenburg. May titihan na nila yun. So hindi ko napipilit yung sarili ko sabihin niyan. Sabi ng ating classmate naman na si Crystal, ang hirap daw pumili kasi gusto niya lahat puntahan. But if I really have to choose, sa Ireland daw. Kasi first destination since nandun ang close relatives. Wow. At ito naman, last na kasi puro Greece ang nakikita ko. Ito si classmate Ireland, Netherlands. Mm. Dahil gusto kong matuto ng language nila. Ano ba language? Ano bang Oo nga. Language Anong language yung Netherlands? Netherlandians-ish. Sige, cholo. Push! Okay. Ayun, thank you very much. Beast of the Southeast, classmate RJ and classmate Dave for being here. Thank you. Do you guys wanna greet anybody? Ayun, greet mo tayo. Sorry Red, wala ka dito. Hi Red! Hope you're enjoying States. Nux! Ayun, ano pa, promote anything? May guesting ba kayo? ANC ulit? BTV? Malay nyo. Well, wala pa pero abangan kami sa newspaper. Meron talaga. Bumi big time! Ang initials ay MB. So, wow! Isipin nyo na ako. Okay. Maylie Benquirer. Nag-joke siya ulit! Woo! Stinger! Medyo late. And thank you very much. Thank you, thank you. And thank you for being here and for representing the Philippines. Thank you. We've learned a lot and sobrang nag-enjoy kami. And sure, mga ka-chicks din natin. Uh-oh. Kasi ang dami nyo ang na-import sa amin. Para sa amin, you really brought home the Red Bull. Yes. Joke ulit yun. Joke ulit yun at momenta. Thank you guys again for listening here. At syempre, isang oras yung po kami nakasama dito sa La Cochica. Ayun. Huwag na huwag nyo po kalimutan na mag-tune in next week dito pa rin. Same time, same place, same website. Kung website na nagamit nyo. Syempre, DZUP.org. Ano ba nagawin? May DZUP.org, may DZUP.weebly.org. Pumili na lang kayo doon. At syempre, more La Cochica po next week. Sana makasama namin ulit kayo soon. Pag bumalik kayo for, sa Europe. May kwento kayo. Na-text yung mga messages nyo sa 0927. Okay, basahin mo kasi hindi ko na mapasa. 0927-220-833. Alam mo na naman ito, classmate Twitch. Ayan, okay, classmate pwede Cholo. Rin kami i-message Facebook, LaQuaChica sa DZUP1602. I-tweet nyo rin kami mga ka-chicks at LaQuaChica, DZUP. At syempre, bisita na aming website, DZUP.org. Ang susunod na program, susunod na program ay talatugtugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle. At, the only org that goes on air. At syempre, abangan nyo po bukas sa Boss na Estudyante, 10 to 11 a.m. Mm-hmm. Sa himpilang ito, ang samang bidang bida kasama si Robert at si Dana. Ayun, at syempre, meron po tayong ano, bago namin kayo iwan, meron kami nga... Quote. Napabaon para sa lahat ng ating listeners. Ayun. Yan. Ito ay galing kay Ernest Hemingway. It is good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters in the end. Nox! Oh, di ba? Sobrang feels yun. Sobrang heart. Ayun. Thank you again for joining us here, boys. Thank you. And of course, thank you din mga classmates sa pakikinig sa amin dito sa La Cochica. Again, ako po si classmate Cholo. At ako po si classmate Mitch. At magbabalik kami next week dito sa La Cochica. Tara, makikita live na dito.
dito lang sa La Chica.